So yo, what's up mga ka-master? Magandang gabi sa inyo. Welcome back sa ating channel. Ito na naman si Master P muling nagbabalik para sa isang panibagong review at tutorial. Well, today, ang gagawin natin is review and tutorial about sa kung paano magsabli sa cotton. Kasi ang dami nagtatanong sa akin kung pwedeng magsabli sa cotton. Pwede naman po tayong magsabli sa cotton, pero gagamit tayo ng sublimation coating. So ito po ang i-review natin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano siya gamitin. So salamat nga po pala kay Sir Louie Paulino ng Easy Rider, Lupao Advertising Graphics Creation. Dahil sila po ang gumagawa nito. Yung link po na ito, ibibigay ko po sa inyo mamaya. Pero hindi siya sa Shopee. So magdadirect contact kayo kay Sir Louie Paulino. So ang gagawin natin ngayon is magpiprint tayo dito sa t-shirt na cotton. So ito is 100% cotton. Pagka kasi cotton, hindi mo siya masasabli ng sobrang linaw, sobrang bibid. Kaya gagamit tayo ng sublimation coating. Yung mga Yalex, mga Black Horse, ayan, mga CBC yan, mga cotton blend. Pagka cotton blend kasi, 60-40, 60 cotton, then 40 polyester. So kung ready ka na, hit mo na yung like, subscribe, share, at i-push mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos and vlogs natin. Tara na! So mga ka-master, bago tayo mag-start, ano ba mga gagamitin natin dito? So eto nga po, si sublimation coating galing kay Sir Louie Paulino. So 300 ml po siya. Ang nakalagay po dito is, kung nababasa nyo po, ideal for 100% cotton fabrics and CBC fabrics. Ayun nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung mga CBC is yung mga 60-40, yung 60% cotton then 40% polyester. Tapos may instruction din dito. So etong instruction na to, ang nakalagay kasi, spray on a shirt or fabric according to the size of your design. So eto ang ating design. Tapos pre-press for 15 seconds to dry the coating. Then number 3, put your sublimation paper. Tapos ang panghuli, press the design 200 degrees in 25 seconds. So hindi tayo gagamit ng 25 seconds kasi dito sa machine ko, pag ako nagpiprint ng ganito, is 40 seconds. Hindi naman siya naninilaw. So, maganda ang print niya doon sa setting ko. So, eto, pag binuksan nyo, kailangan may lagayan kayo pang spray. Katulad na ito. So, eto, may laman pa. Kaya eto, hindi muna natin sasalin. Eto ang gagamitin natin. Pero, iyon din yon. Nagsalin ako dito kasi nagprint ako ng maraming t-shirt na sabli kanina at kahapon. So ang gagawin natin unang-una, ititesting muna natin mag print na wala tayong coating na gagamitin. So eto si design. Pagka ako nagpiprint kasi ng sabli, syempre ikakat natin yung design. Pagkakat na ganito, katin nyo yung mga kanto kasi minsan yung ink naiiwan dito. So yung ink pag naiiwan at sumama sa heat press at na-heat press nyo, didikit na siya sa damit. So sayang na. Lalo na kung yung customer mo o kaya yung client mo is maarte. So ganyan. Ganyan ginagawa ko. So eto, titestingin natin ngayon siya nang walang sabli coating. Etong gamit ko is Hanes. Ito yung pinagawa sa akin na hindi na rin nakuha. 100% cotton. Ibabaliktad ko lang. So ilalagay natin siya dito sa may bandang ibaba ng t-shirt. Tatabi muna natin yung ating sprayer. Kasya. So yan, kasya. Then, pre-press muna natin. Kahit 10 seconds para kung may moisture man, mawala siya at hindi mag-bleed ang sublimation ink. Pag nag-bleed kasi, nakalat yun. So eto na.
ilalapit natin ang ating camera para kitang-kita nyo. So ang temperature po natin dito is 240 seconds. Kung nakikita nyo. Yun kasi setting ko dito. Then ipipress natin siya for 40 seconds. Hindi siya ganun kahigpit guys, mga ka-master. Kasi pag sobrang higpit, baka naman masira itong bracket o yung kanyang ano handle. So eto na siya. So kung makikita natin, eto na yung na-print niya. Eto ay wala pang coating ha. Tapos dito sa papel parang ang dami pa rin na ano na pwedeng ilipat pa dito. Eto ay cotton ha. 100% cotton tong Hanes. So eto yung ginamit natin dito. Tapos ngayon, gagawin natin sa may taas naman na part, lalagyan natin siya ng sublimation coating. Sprayan lang natin siya ng konti. Dun sa part na lalagyan natin ng design. So hindi pa siya ganong lalagyan ng gusto. So dadagdagan natin ng spray. Ito naman maano lang yung bang pinaka minimum lang na spray niya para lang kumalat siya. Then ipipre-press natin ng 15 seconds. So 40 dapat iangat natin to ng naka 25 na dito. Nakita nyo na usok-usok. Tapos ito, kakatindi natin. Siyempre kasi may mga sobrang inkyan sa gilid. Hindi naman natin maaalis yan. Makikita nyo yan pag may sobrang ink, pag na-heat press nyo na. So ngayon, kukompare natin ang pagkakaiba nung pinrint natin kanina sa ipiprint natin ngayon. So guys, tandaan nyo, pagka kayo magsasabli, pagka may cotton at polyester, mas mataas ang ano, percentage ng cotton, gagamit kayo ng sabli coating. Pero kapag ka 100% polyester, katulad ng mga dry fit, yun, kahit hindi na kayo gumamit nyan. So ngayon, titingnan natin kung ano itsura nung na-print natin. So, ito yung papel. Unang-una sa papel. Kita nyo, ito yung may sabli coating, ito yung walang sabli coating. So, mas maraming na-i-transfer na ink ito sa damit kesa doon. Tapos, ang print niya, ito. Yung nasa taas, gumamit tayo ng sabli coating. Sa ilalim ay hindi. So, yan po ang kagandahan kapag ka gumagamit tayo ng sabli coating kasi yung ink niya na itatransfer niya ng husto. So yan, makikita nyo. Yan yung ginamitan natin ng sabli coating. Ito yung hindi. Tapos sa pag final retouch na neto, kunyari ganyan, mag-print kayo. Ispray nyo lang din ng konti. Tapos, i-heat press natin ng 10 seconds.
para maging shiny. So kaya kapag ka cotton ang isasable nyo, tandaan nyo, gumamit kayo ng sublimation coating tulad nito. Ito mura lang, promise. Tapos ano, masisiyahan din kayo sa kulay. Nakita nyo naman, di ba? 100% cotton na palabas natin yung kulay. So ang setting natin dun sa printer natin na L120 is yung lagi kong ginagamit. Naka ICC profile ako na Adobe RGB 1998. Tapos dun sa output ng printer, naka Adobe 2.2 ako. Ang brightness plus 10, ang magenta negative 5, ang yellow negative 4. So ito ipipre-press na anong tawag dito? Pre-press, post-press, ewan ko ba kung anong tawag dun. 10 seconds lang. Parang pinaka-final retouch na niya. So nakita niya malaking pagkakaiba. Kung sa kulay, tapat natin sa ilaw. So kulay. Faded yung isa, ito ang ganda ng kulay, which is labas na labas. Ito ay hindi. Kasi ang dami po nagtatanong sa akin bakit ganon. Tsaka bakit yung kanila daw, pagka nagpipress ng sable, naninilaw. So hindi nagkakaproblema ang heat press natin. Pag nakikita nyo yung teflon na madilaw, pwede nyo yung baklasin. Kung may mga nakakabit dito, baklasin nyo yung teflon, hugasan nyo, labahan nyo, pwede yan. Pero may nabibili nyan, yun nga yung nilagay ko sa link ko nung nakaraan dun sa my DTF. So eto na siya. Very good po dito. Sa review natin dito sa sublimation coating, maganda siya. Guys, malaking tulong to sa mga nagsisimula sa sabli. Sa mga lagi nagtatanong sa akin, ano yung sublimation coating? So, eto po siya. At para saan? Ginagamit po siya sa cotton o kaya sa mga CBC na tela para po lumabas yung vivid na kulay ng design natin. Na tulad nito. Kaya po colorful na yung ginawa ko. Para makita nyo kung ano yung pagkakaiba nang walang nakalagay na sublimation coating. Tapos dito sa meron. So wash test naman, pasado pag may sublimation coating. Alam nyo kung bakit? Kasi yung ink nya maraming na transfer, so hindi siya nagpipade. Eto kasi pag nilabhan mo, parang na siyang faded eh. So hindi pa yan nalalaban, parang faded na. Eto hindi. So very good po, Sir Louis Paulino. Salamat po ng marami sa pagtitiwala para sa pagre-review dito sa inyong sublimation coating. So mga kamaster, eto na yung damit na ating pirintan. Kahit sa malayo kitang kita kung alin ang mas angat na kulay dito. So salamat dito kay Sir Louis Paulino. Sublimation coating, approve na approve. Kung may natutunan kayo at nakatulong ako sa inyo, hit nyo na yung like, subscribe, share at i-push nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos, tutorials and vlogs. Salamat po sa lahat, keep safe at up para sa pangarap.